Maghahanap ba kayo ng kakaibang resort na mapapasyalan ngayong bakasyon? Ang resort na ito may malaking pool, water slide, cottages, at air-conditioned rooms para sa mga gustong mag-overnight. Pero kapag kinunan na ang resort ng drone shot, ito ang tatambad sa inyo. Ang resort kasi nakatindig pala sa gitna ng mga burol. At hindi lang basta-bastang burol, kundi ang sikat na Chocolate Hills sa Bohol. Ito ang Captain's Peak Garden and Resort sa Bayan ng Sagbayan. Pero teka, parang may mali. Not a good idea. It destroys the beauty of nature. Di nakakatuwa. Bakit pinahintulutan yan? Ang ilan, idinaan na lang sa meme ang kanilang pagkadismaya. So, ang tanong, pwede na ba ito ngayon na sa mga natural wonders katulad ng Chocolate Hills, maaari nang magtayo ng resort? Ito lang Miyerkules, dahil na rin naging mainit sa mata ng publiko ang resort, ipinag-utos na ng otoridad na itigil ang operasyon nito. Ang pamunuan ng resort naglabas ng opisyal na pahayag. We are deeply saddened by the recent backlash and criticisms surrounding our construction activities. We are committed to address concerns and find mutually beneficial solutions. Katunayan nitong Webes, ang mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Bohol, nagkakabit ng karatulang nagpapatunay na isinasara na nga ito sa publiko. Gayunman, ang resort manager na si Julieta, nagpaliwanag. Salamat, nag-trending ang Captain's Peak Resort. Ang sakit eh, sasabihin ka na, bakit giniba mo yung Chocolate Hills dyan sa Bohol? Wala naman kaming giniba. The provincial governor declared foreclosure. Paano na yung mga kasamahan ko nga nagtrabaho po dito, 16 employees po? Asa na may dapita mangita og trabaho? Ang resort, pag-aari raw ng kanyang kapatid, ang kapitan ng barko na si Edgar Buton. Taong 2005 daw nung nabili nila ang 6 na hektaryang lupa kasama ang 3 burol ng Chocolate Hills. Kasama na po siya sa title. 3 hektarya sa kanilang property ang ginawa nilang resort. Acidic kasi yung lupa na galing sa Chocolate Hills po. Hindi siya maganda sa tinanim namin po. Nag-request po kami sa PAMB yung mga proposal projects namin ipipresent sa kanila kung okay ba po. Pinuntahan po nila yung area. Hanggang taong 2018, na-issuehan daw sila ng approval mula sa DENR Protected Area Management Bureau para sa pagpapatayo ng commercial area. Nung sumunod na taon, nakuha naman daw nila ang business permit mula sa lokal na pamahalaan ng Sagbayan. Ito po yung latest PAMB clearance. Dito na nila sinimulan ang construction ng resort. 2022 po eh, nagkaroon na po ng swimming pool ang Captain's Peak Resort. Yun na ang simula po na maraming guests na gustong maligo sa pool. Pero ang ibang hati ang opinion. Pangitignan, lalo na nung nakita sa ano na nakagitna siya sa hills. Kung makakaganda naman eh, kakatulong sa mga tao dahil madadagdagan yung papasyalan, okay lang. Kaya lang kasi natural resource yan. Presidenteng ito, suki na raw ng resort. Ito kasi ang takbuhan nila sa tuwing gusto nilang mag-relax. Abot kaya raw kasi ang entrance fee. Mula 75 hanggang 110 pesos kada tao. Malayo kasi kami sa beach, kaya mostly sa mga swimming pool kami nag-outing. At idinaos din pala sa resort ang ilang mga aktibidad. Katunayan, nito lang nakaraang buwan, ang Bohol Provincial Meet 2024 Swimming Competitions. Dito pa raw isinagawa. Parang wala naman akong narinig kasi nga di nga ako nag-expect nga may ganyang issue pala. May 2023, nung kinilala ng UNESCO o ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ang Bohol bilang kauna-unahang global geopark sa Pilipinas. Sikat ito dahil tuwing tag-araw, nagkukulay tsokolate ang mga burol, depende sa sikat ng araw. Sa proklamasyon bilang 1037 na inilabas noong July 1, 1997 ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, kailangang maprotektahan ang nasa 1,776 na mga burol sa Chocolate Hills Natural Monument na matatagpuan sa mga magkakatabing bayan ng Carmen, Batuan, Bilar, Valencia, Sierra Bulyones at Sagbayan. Before the proclamation, meron na po siyang mga titles.
So, meaning to say, may mga private owners na. Kahit mga private properties po siya, any activities, any development na i-introduce mo doon sa area, you really have to seek approval and clearance from the DENR. Meron naman kaming mga certificates po. We are allowed to build below the Chocolate Hills. Approved po sa kanila. The DENR is the only government agency na merong authority para i-dispose, manage, supervise yung mga protected areas. Meron siyang safety implication sa mga magtatayo dun sa mga lugar na yon. You also have to consider maaari maging pollution, smoke ng mga vehicles na makakasagabal dun sa mga hayop na naninirahan sa lugar na yon. Ayon sa DENR, bagamat nakasecure daw ng kaukulang permit ang Captain's Peak Garden and Resort sa ibang ahensya ng gobyerno, wala naman daw silang maipakitang ECC o Environmental Compliance Certificate. Talagang yung ECC na nakalimutan ko pag-process, yun talaga yung malaking kamalian ko po. Dahil po sa pandemic, 3 years po eh. Siguro yun na yung pinakamalaking lapses na nagawa ko. In September of 2023, the Provincial Environment Officer of Bohol found out that they had constructed without the ECC and issued a notice of violation, including a request for them to stop their operations. They continued to operate. In fact, they actually wrote the PENRO requesting for the lifting of the order since they had already applied for an ECC, which the PENRO denied. We have learned that there was a temporary closure order by the DENR. If only we were received an official copy of that order, we will stop the renewal of that business permit. Hindi rin daw sila accredited ng Department of Tourism. We are not qualified pa po kasi yung sa DOT po, meron po silang require na 10 rooms. Sa ngayon po, yung existing rooms po namin is 3 lang po. To be fair, no, with the property owners, they should be afforded explanation from the agency na merong jurisdiction sa cases na to because they went through the process na meron namang guidance. Now, moving forward, anong mangyayari? That has to be addressed by the proper agency, which is the DENR. Should the closure be permanent, that has to undergo process. Hindi po kami talaga papayag. Ang laki ng na-invest ng kapatid ko. Ipag-succeed na po yung ECC namin, makapagsimula po kami muli. We are monitoring closely to ensure that they remain closed and not open for operations. Ang DOT o ang Department of Tourism naman, matagal na raw idinulog sa provincial government ng Bohol ang pagtatayo ng mga establisimento sa lupaing sakop ng Chocolate Hills National Monument. Katunayan, hindi lang ang Captain's Peak Garden and Resort sa Sagbayan ang nagtayo na ng istruktura sa Burol, pati ang mountain resort na ito sa bayan din ng Sagbayan at ang view deck namang ito sa bayan ng Carmen kung saan sa mismong gilid ng Burol gumawa pa ng hagdan. There have been efforts made in Congress in formalizing the Enforcement Bureau within the agency. We need to listen both to the cry of the earth and the cry of the poor. Before tayo magkaroon ng mga masasamang comment, pag-aralan muna natin yung buong issue. Sa perspective ng batas, sa perspective ng mga empleyado, sa perspective ng mga responsable sa pagbigay ng mga permits. But at the end of the day, if it is a protected area, kinakailangan nating protektahan. Sabi nga ni Forrest Gump, life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Kagaya na lang nito. Nanisa hinagap, sinong mag-aakala na magkakaroon ng ganitong klaseng mga istruktura sa ipinagmamalaki nating Chocolate Hills? Siya ang 27-anyos na si Ron John na ang tawag Man of God. Kung sino man daw ang naniniwalang walang himala, marahil hindi pa raw kasi nila napapanood ang videong ito. Ang pasyente, lumabo ang mata at hindi makalakad matapos ma-stroke. Di ba wala pa kay kusugron? Ang pastor, makailang beses na tinapik ang balikat ng babae. Jesus name. Jesus name. Maya-maya. Tao, pagunit ako sa iyang ngurog ng lawas. Tinodili. Maliyok na ni Spang na Jesus. Ilang sandali lang, ang babae, hindi lang daw nakakitang muli. Halap, yung bananaw niyo mo? Nagbayo. Himala pa raw di umano na nakapaglakad. Airplane, tinog.
to. Kamusta? Ano kusog? Isa ka din. Mot. Ang meron ba o walang himala? Ang babae sa video, ang tiga-Tubahon, Misamis Oriental, na si Annalisa, na stroke daw noong 2020. High blood gyud, na-stroke dahin ko, ma-ICU gyud ko, ipirahan, nawa ko'y kwarta, iuli ko. Mula noon, nahirapan na raw siyang maglakad. Hiwi na ko, ano na ko, abi na ko mamatay. Wala pa kayo kusog ron. Hanggang ipinakilala raw siya sa isang pastor mula Cagayan de Oro. Maliok na ni Panginoon Jesus. Nagbaklay na ko, kakita na gig ko, malibarot gig ko, lanlibarot. Sino ba itong pastor na di umano mapaghimala ang mga kamay? Dito siya matatagpuan sa Cagayan de Oro City, ang 27 anyos na si Pastor Ron. Meron talagang gagamitin si Lord na instrument na tao. I believe that's the way of God. Ang kanya raw healing sessions dito ginagawa sa kanyang bahay na kung kanilang tawagin, Little Heaven. Pero sa araw na ito, si Pastor Ron nirentahan ang court na ito para sa gagawin daw niyang malawakang healing. Umaga pa lang, dinagsa na ng daan-daang tao ang court. Ang mga may sakit, binigyan ng papel kung saan nila isusulat ang kanilang mga iniindang karamdaman. Ulcer, sir, saka kidney. Nagkasakit ako ng diabetic. Pastor Roger Sion! Hallelujah! I request your bang na mahindog katanan. Ang gamutan, sinimulan sa isang worship session. Dasal muna. Jesus! Jesus! I will follow you! At saka isa-isang dinasalan at tinapik-tapik ni Pastor Ron ang mga pasyente. May mga natumba. Out! Fire! Oh, hallelujah! Out! Fire! Hallelujah! Hallelujah! Meron ding mga lumublob sa drum na puno ng tubig. But kung ikaw itong gusto na tao kausapan sa kinaboy, ilugong lang ito ang mga kapos sa mga balatian. Ang pagpapagamot kay Pastor Ron, libre raw. Siya yung instrumento, aron ako maayo, pinaagi sa Ginoo. Let's shout Jesus! Jesus! We love you! We love you! Ang tiga-Tagoloan, Misamis Oriental na si Cheryl, hindi na raw noon maigalaw ang namamanas niyang katawan dahil sa sakit sa puso. Meron po akong cardiomyopathy, heart failure, complications po ng mga anak po ako. Malalang malala po, nawala na po akong ng pag-asa. Hanggang napanood daw niya ang isa sa mga viral video ni Pastor Ron, kaya si Cheryl agad nag-message. Si Pastor Ron dyan po yung pumunta po sa amin. Sunod ipinagdasal ni Pastor Ron si Cheryl. Hinawakan ang ulo nito at tsaka siya tinapik-tapik. Bangon! Hallelujah! Hallelujah! Ang ilang buwang ininda ni Cheryl, sa loob lang daw ng ilang minuto, bigla di umanong nawala. Lumuwag yung paghinga ko, tumayo po ako, kayang-kaya ko na pong gumalaw, naramdaman ko po yung instant healing. Pero kung totoong cardiomyopathy, hindi pwedeng instant. Matagal talaga ang recovery niyan kung makaka-recover ka. Dahil sa pangakong instant healing, maraming may sakit ang dumarayo, gaya ng 75 anyos na si Lolo Pipito na mula pa sa Bukidnon. 3 buwan na raw kasi siyang hindi makatayo dahil sa nadiskaril daw niyang buto sa bewang. Si Lolo Pipito, kinailangan pang kargahin para madala kay Pastor Ron. Pagkarga dito, akong tabangan sa pag-ampo. Ah,
Arang-arang naman akong pumati ito. Ila akong patindog dito. Dala siguro na sa pag-ampo. Huginyo ako gitabangan sa pag-ampo. Kung tingon man sa Ginoo. Maaring ang pasyente ay nagkakaroon ng mga tinatawag natin na neurological disorders. Maari rin na ang pasyente ay nagkakaroon ng tinatawag natin na mga metabolic disorders o kaya yung mga peripheral vascular disease. Maari agad silang gumaling by correcting the underlying causes. Well, mostly, no, depende sa lalan ng conditions. Si Jezreel naman, na-diagnose noong 2018 na may hyperthyroidism o sakit sa thyroid gland. Ever since noon, binawala na ako ng masyadong stress, mga preservatives. Madami akong bawal. Dahil walang perang pampagamot, kay Pastor Ron din siya lumapit. Libre naman. Okay lang siguro to, wala namang mawawala. Si Jezreel binasalan. In the name of Jesus, I release the fire of the Holy Spirit at now. 1, 2, 3, out! Hindi ko namalayan. Pagkagising ko, andyan, nakahiga na ko. Ano ba pangalan, Jesus Christ? Sabi si Lord, ayaw siya, Lord, okay. Wala lang kay sakit. Amen. Yun yung first time in 5 years na hindi ako nadala sa hospital. Ang hyperthyroid, hindi siya gumagaling instantly. Pagka hindi to pinatingin at hindi nagpa-doktor, bumibilis lalo ang puso. Pwede magkaroon ng cardiac arrhythmia at pwede rin ng heart failure. Yung instant healing na sinasabi nila, medyo hindi yan scientifically proven na meron nga. I doubt na talagang nag-recover siya from the stroke. Probably yung drive lang or yung kagustuhan niyang makatayo at maglakad ang nanaig sa kanya para lang maglakad. Pero may weakness pa rin sa nakita ko sa video. Alam, yung balanaw niyo mo? Nag-aayos. Ito yung natawag na amaurosis fugax or transient vision loss. Perfusion sa mata ng pasyente, parang may bumara. Ito usually nakikita sa may mga stroke, may high blood, may diabetes, na minsan nanglalabo yung paningin nila tapos bumabalik din agad. Out! Fire! Pero saan nga ba nagmula ang kakayahan di mano ni Pastor Ron na magpagaling? Ikaw, hallelujah! Si Pastor Ron, aminadong patapon daw noon ang kanyang buhay. Isa akong bad boy dati, nabilanggo ako dati, and drug addict din ako dati. Hanggang sinubok daw siya ng Panginoon taong 2020 nung nahirapan daw siyang huminga. Sobrang lala ko talaga kasi 3 hakbang lang, 5 hakbang lang, nawala na ako ng ginhawa. 2 years lang po yung buhay ko. Nawala na daw. Until this time na nung ako na yung nagsakit, I realized that I am nothing without God. Yun nagsimula yung burning desire ko na, Lord, one day, ako yung gagamitin mo. That's why I asked God, Lord, use me as your instrument to heal your people. Pero habang nasa Bible study session daw siya, isa sa kanyang mga kasama, nahirapang huminga. Basa ko rin yan sa Bible, Mark chapter 16 verse 18, na you will put your hand to heal those people. I try by faith. Hindi ko akalain na instant healing yung nangyari. Doon po yun na na-boost yung faith ko na God called me to heal the people. Doon na raw nagsimula ang mga sunod-sunod na nagpagamot sa kanya. Countless po, ma'am. Kasi in-invite po ako Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi every time po napupunta ko ng ibang area, hundreds of people po yung pupunta. Alam, yung balanaw niyo mo? Ang healing naman, ibinibigay yan sa maraming mga pamamaraan. Una, medisina at saka siyensya. Meron din naman sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito naniniwala tayo. Meron talagang gumalaw. At yung gumalaw na yan, base sa pananampalataya natin, ay ang Diyos. Pag sinabi natin conditioning, mina-mindset na ng faith healer na may certain psychological and physiological state ang pwedeng mangyari sa iyo. Pag sinabing bandwagon, shared cultural phenomenon. At itong konseptong to would attract me to give it at least a try. And lastly, ang placebo, interesting ito kasi naniniwala siya na yung intervention ng faith healer is merong effect dun sa kanyang condition. Very emphasized na weak yung health systems natin. Kapag mahirap ka sa Pilipinas, parang wala kang karapatang magkasakit. Pagdating sa ospital, nagsisiksikan. Lalo na kung kunyari sa mga mas mahihirap nating mga kababayan. So instead of that, pupunta sila sa mga faith healer na at the same time, hindi masakit sa bulsa. Yung mga programa sa kalusugan, tayo po ay nagki-cater dito ng mga indigent na mga constituents. Katulad ng kung may maghingi ng mga medisina, kailangan ng mga medical, financial, free for all. Oh, hallelujah! Maybe mayroong mga reason kung bakit hindi sila naniwala. I encourage them na pupunta dito. I give all the glory to Jesus kasi ba't ako, Lord, na ginamit mo na magpagaling ng mga tao? Love you! Lagi nating tinatanong, meron nga bang himala? Hallelujah!
Sa mga taong wala ng ibang malapitan, marahil meron. Let's shout Jesus! Jesus! Hallelujah! Lalaki na ng huli lang ng Alimango sa napakalayong bayan ng Panglima Sugala sa Tawi-Tawi, inatake ng buwaya ang mga pakitong-kitong na Alimango na nahuli ni Fred, malalaki at masasarap. Mahigit 20 kilos ang order sa akin ng araw na yun. Pero ang order sa kanya nitong January 20, muntik mapurnada. Hindi dahil mahirap ang mga itong mahuli, kundi dahil siya'y nakagat. Hindi ng Alimango, kundi ng buwaya. Nakatayo po ako sa gilid ng bangka. Sinakmal niya ako rito sa dalawang hita ko. Pagkita ko sa sugat ko, sobrang laki. Saka maraming anong bakas ng ngipin niya dito. Saka dito sa kabila, maraming dugo na lumalabas. Takot na katakot na ako noon gabi na yun. Sa dulong bahagi ng Pilipinas, sa Tawi-Tawi, sinasakmal na naman sila ng takot dahil sa mga kapitbahay nilang buwaya. Marami nang nakagat siguro kung hindi ko ako nagkakamali, mga lima na. Malaki o maliit, andyan sa bato-bato, pwede rin sila pupunta dito. Ang kinatakutan namin is yung mga estudyante na malapit sa school. Tapos yung sa daanan doon, meron din doon. Ang buwayang umatake kay Fred, madalas niya na raw talagang makitang umaali-aligid. Siguro nasa mga 11 feet yung haba niya at mahigit isang feet din yung likod niya. Katunayan, nung gabing nanghuli siya ng Alimango, namataan na niya ito. Umalis ako ng bahay mga 7, nandun na yung buhaya sa gilid ng bangka. Hindi ko na pinansin kasi nasanay na kasi ako na nandun siya parati sa tabing ilog. At nung matapos daw manguha ng Alimango si Fred, mga alas 2 ng madaling araw, nandun pa rin siya, nakamasid lang na sa akin. Hanggang nagulat na lang siya sa mga sumunod na nangyari. Hindi ko naman siya mamalayan na paparating siya doon sa gilid ng bangka. Sinakmal niya ako rito sa dalawang hita ko at saka hinila niya ako pupunta sa ilalim ng tubig. Si Fred, nakipagtagisan pa ng lakas sa buwaya. Nung nakaupo na ako ng konti doon sa may kawayan, pinukpok ko na yung ulo niya. Nang maraming beses, saka bigla siyang umalis. Dali-dali rin akong makyat doon sa gilid ng ilog kasi makabalikan niya ako nung time na yon. Almost 15 yung sugat ng hita ko doon sa bandang kanan. Pag hawak ko rin dito sa kabila, may malaking sugat din dito. Akala ko noon, nung gabi na yon, mapuputol na yung isang hita ko. Humingi ako ng saklo doon sa kapatid ko. Pumunta po ako sa kapitbahay namin, tsaka umingi po ako ng tulong. Kinuha ko po yung tricycle. Si Fred agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital. Kung sakali pong makagat ng buwayan, una natin yung presence of mind. Habang hindi pa napapadala sa paggamutan, lagi nating tandaan yung pag-apply ng pressure dun sa sugat para maiwasan yung labis na pagdurugo. Ang 2,000 pisong kinita ni Fred nung gabing nanghuli siya ng Alimango, kulang pa sa ipinang ospital niya at ipinambili ng gamot. Mahirap kasi sobrang sakit yung sugat ko at saka hirap akong magdumi. Hirap akong mag-ihi, hirap din akong tumayo. Nanghihina ang buong katawan ko. 5 days ako sa ospital, wala akong daily income. Sa katabing bayan naman ng Panglima Sugala na Bunggaw, ang mga residente parang sanay na raw sa madalas na pagdating ng kanilang mga bisita. Ilan sa mga buwaya, ginawa na nga raw tambayan ang ilalim ng bahay ni Sarnila. Una kong kita sa buwaya, nakita ko po siya sa ilalim ng bahay namin, dumaan lang po. Tapos tumambay po doon sa kusina namin, hindi naman po ng ano ng tao or hayop. Si Kiki kuha na, direct siya lumakso, in-style ha, gimingi kasi kuha. Nahulog po ang manok ng asawa ko, tapos pagkahulog po, may biglang sumulpot na buaya. Ang laki niya parang katawan ko, tapos mahaba. Thank you.
Makikita ko po ma'am siya sa umaga, hapon, pati po sa gabi. Pero iba-iba po yung nakikita ko ma'am. Minsan yung isa maliit, tapos iba yung kulay ng anon sa likod. Yung isa, yung malaki, ang kulay niya may pagka-yellow. Tapos yung isa, parang black talaga. Gayunman, hindi pa rin daw mawala-wala ang takot ni Sarnila na baka bigla na lang silang sakmalin ng mga buwaya. Yung buwaya, nakita ko na kumain na ng manok at saka kuting, mas lalo po akong natakot. Kaya pinagsasabihan ko na yung mga anak ko na huwag kayong lalabas, basta-basta. Lalabas lang yung mga bata tuwing papasok ng paaralan po. Delikado po dahil may buwaya. Kapag dumilim na po, tinatawag ko na po ang mga kapatid sa bahay. Matatandaan na noong September 2017, napasa kamay ng mga otoridad sa bayan ng Simunol dito pa rin sa Tawi-Tawi ang buwaya na nasa 16 na talampakan ng haba na pinangalanan nilang Papa Bulls. October 2020 naman, nung nahuli rin sa kaparehong bayan, ang isa pang higanteng buwaya na tinatayang nasa 500 kilos ang bigat, halos 2 talampakan na mas mahaba kay Papa Bulls. Dinala ito sa Crocodile Farm ng munisipyo kung saan nakasama niya sa kulungan si Papa Bulls. Pero ilang buwan lang ang lumipas, namatay na ito dahil sa katandaan. Itong lugar na kung saan maraming reports ng crocodiles, ito ay usually mga saltwater crocodile, no? Crocodilus porosus. Doon kasi sila talagang naninirahan, yung mga ganyang klaseng habitat. Mangroves, mga swamps. Sa nakalipas na mga taon, parami ng parami ang kaso ng mga pag-atake ng buwaya sa Tawi-Tawi. Mula 2019, ang MENRE o ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng Tawi-Tawi nakapagtala na ng 25 kaso ng tagisan ng mga tao at buwaya sa magkakaibang mga bayan. About 72% po nito ay galing po sa Panglimasugala. Ngayon po ay nakita nating mas agresibo sila in a way na ang dami pong na-record natin na interaction. Mas agresibo sila, possible reasons po dito, pagdami po ng population sa lugar, sa human encroachment, pagkasira ng kanilang habitat. Ang datos po natin ngayon ay ang 82% ay nagkaroon ng pagbagsak simula pa nung 7th generation doon sa numero ng Philippine crocodile na nakatira sa tubig Tabang. Meron tayong isang klase ng buwaya, yung saltwater crocodile. Yung bilang niya ngayon ay dumadami sa Palawan at sa Tawi-Tawi. Yung mga buwaya natin, mauubos at mauubos talaga yan. Kung walang kikilos sa ating mga kasama dyan, sa mga komunidad, makakatulong po kayo sa pagkonserba ng ating crocodile kung bibigyan po natin sila ng kahit konting tirahan sa inyong mga lugar. Samantala, makalipas ang halos 2 buwan, ang mga sugat ni Fred naghilom na. Ito po yung mga peklat ng kagat ng buwaya. Gayunman, hindi pa rin siya nakakabalik sa paghahanap buhay. Takot na po kasi ako eh. Ayaw ko po maulit nung nangyari sa akin nung gabi na yun. Saka sabi ng mga anak ko, hindi na rin sila papayag na manguha ako ng alimango at saka mga isda. Kung ako tatanungin, hindi lang yung kumagat sa tatay ko. Sa akin, damay sila lahat. Gusto ko ubusin din. Ang mga buhaya po ay are protected po under the Republic Act 9147. Hindi po pwedeng tayo ay humuli, pumatay, ang mag-alaga ng crocodile or wild life. Meron talaga silang role na sa ecosystem. Sila ay mga tinatawag na apex predators. Kaya na lang i-control yung population, lalo na yung mga prey nila. Kung sila ay nandiyan sa isang habitat, mas productive. Mas maraming mga isda, mas maraming mga other marine species. Importante ito sa atin, sa tao, no? Lalo na dahil tayo ay very dependent sa fisheries. Ang pinaka-key strategy management po namin dito sa Tawi-Tawi ay ang tinatawag nating information, education, and communication campaign. Patungkol na din po sa biology ng crocodile, nag-i-install po kami ng mga warning signages sa mga lugar na nakikita po sila o may report po tayo ng incidents ng crocodile sighting. Kung maaari din po ay iwasan din po natin ang pagtali ng ating mga alagang hayop sa malalapit sa dagat kung saan ay sila ay pwedeng makita. Ang mga saltwater crocodiles, ito malalakas ito eh, no? Huwag natin sila ipoprovoke, huwag lumapit. Sino nga ba ang tunay na biktima? Ang mga nasaktan at nasugatan o ang mga naaagawan ng tahanan?
tao at buwaya. Paano nga bang ligtas at payapang mamuhay kasama ang isa't isa na hindi sila laging inaatake ng takot at pangamba? Para sa mga minero ng Barangay Tawig sa Paracale, Camarines Norte, kailangan matalas ang mata para sa mga gintong kailangan nilang makuha. Pero paano kung ang iyong mga mata hindi na nakakakita? Ang lupa ng Paracale sa Camarines Norte, natural na sagana sa ginto. Kaya pagmimina ang hanap buhay ng maraming pamilya rito. Pero bago nila mapasakamay ang inaasam-asam na ginto, ang mga minero o busero nagkakabod o sumisisid sa napakalalim na putik. Kung saan wala silang makita. Napaong bulag, nakapalap po namin yung kukunin. Ang kanilang buhay sa isang tubo lang nakasalalay. Naputulpit ng ganitong hose, maaari po kaming mamatay. Bawat pag-ahon, maituturing na himala para muling masilayan ang liwanag matapos ang ilang oras sa kadiliman. Magana may gisip pagkaramdam at nakahinga na naman ng maayos. Pero ang isang magkakabod sa Paracale, makaahon man sa hukay, ang kanyang mundo mananatiling nakabalot pa rin sa dilim. Siya ang 52 anyos na busero na si Vino. Bulag! Kami po ay lumusong na sa balon. Kalahati ng katawan namin nasa hukay na. Ang gusto ko talaga pong mangyari ay makapagtapos ang anak ko. Hindi baling ako po ang maghirap. Ayaw ko na pong maranasan niya ang nararanasan ko. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi na niya matukoy kung umaga na ba o gabi. Para malaman ang oras, nakadepende siya sa kanyang lumang radyo. Makikinig po ako ng balita. Iwan ng mga individual ang nananatili pa rin sa 73. Ito na ang hudyat sa isa na namang araw ng pagtatrabaho. Para makapunta sa minahan o kaburan, hinahatid siya ng misis niyang si Leonor na ipinanganak namang cross-eyed o duling. Labok, nakakaaninag pa ng daan, nakakakita pa naman. Si Leonor may daladalang kahoy na ang kabilang dulo pinapahawakan niya sa kanyang mister para madali siya nitong masundan. Minsan, yung dinadaanan namin, hindi po namin alam. May matilos na bagay o ano. Kanaawa rin po ako sa asawa ko pag ako'y inaakay. Mas lalong nahihirapan siya kaysa sa akin. Masakit na ang tuhod ko, may rayuma na ako. Pagdating sa kaburan. Si Vino, gamit ang kabilya, tinusok-tusok at pinapakiramdaman ang lupa kung saan sila pwedeng maghukay. Pag yung pong may narinig kaming batuhan na nasundot itong panulda, pakiramdam namin, yun, babatuhin na namin at ang, yun ang kukunin namin. Uy, meron, meron. Minsan po, nadidisgrasya kami na mapala yung sarili naming kamay. Minsan po, napapauntog kami sa mga bato.
nung nasa 7 talampakan na ang lalim ng hukay. Pinuno nila ito ng tubig. Mahirap po. Kung mahina-hina po ang pwersa ng katawan, talagang bibigay ang katawan. Si Vino naghanda na para sa kanyang pagsisid. Yung isa po pong kasama, medyo hindi pa po sanay. Kaya ako na lang din po mismo ang gumisid ng matagal. Ang tanging linya ni Vino sa makasamahan habang siya'y nasa ilalim, ang tubong ito na nakakabit sa kompresor. Kung naputol yung hose na ginagamit namin, nasa ilalim po kami, yun po ang delikado. Mahaba po yung sinusuotan namin, kung sa tawagin namin dito po ay drive ng balon. Kung halimbawa maligaw po kami doon sa ilalim, hindi po kami makakalitaw. May posibilidad po na malunod kami doon sa ilalim. Maya-maya lang si Vino. Lumusong na sa hukay. Kaya raw tumagal ni Vino sa ilalim sa loob ng 4 oras. Pero ilang sandali lang si Vino. Biglang napaahon. Ang kanya kasing binte, pinulikat. Anong ginagawa mo pag ganyan? Ano mo, pinapapunta ko yung mga ganito. Tapos yung kinihigit, nawawala. Pero nung nawala ang sakit, muli siyang bumalik sa hukay. Hindi ko po naisip umayaw po dahil yan po ang pinagkukuha namin ng pang-araw-araw. Makalipas ang 2 oras, si Vino ligtas na umahon. Matapos suriin ang nakuha niyang lupa, lumalabas na nakamina sila ng halos gaalikabok lang na ginto. Bata pa lang daw, mulat na si Vino sa hirap ng buhay. Yung tatay ko, para inom. Sabi ko, tutulungan ko itong nanay ko. Gawa ng pawid, bibinta po namin, bibili po namin ng pagkain. Hanggang kalaunan, si Vino, naengganyo na ring pasukin ang pagkakabud. 1 gramo, naghahalaga po ng 2008. Babawasin muna yung nakonsumo namin gasolina. I-divide po sa 6 yung natirang pira. Sa pagkakabod, itinaguyod ni Vino ang kanyang mga anak. Grade 9 po ang bunso kong anak. Hindi baling ako po ang maghirap. Basta po mapag-aral ko yan. Nagpapasalamat po ako sa kanilang 2 sa pag-asikasa po sa akin. Pinagbubutihan ko na lang po yung pag-aaral ko. Normal naman daw ang paningin noon ni Vino. Hanggang taong 2018, siya'y nagka-glaucoma. Nakaramdam po ako ng paninakit ng ganitong sentido ko po. Ang paningin ko po parang nagre-rimbo-rimbo. 6 taon nang nakararaan nung tuluyan siyang nabulag. Pagising ko, sabi ko talagang wala na akong nakikita. Ayun, gumuho na po ang ano ko. Ang nasa isip ko, parang gusto ko na rin magpakamatay. Mawawala na ako ng silbi. Bulag na ako. Ang suspetsa niya kung bakit siya nabulag. Lagi pong nadudumihan ang mata. Lagi pong nalalagyan ng putik. Minsan po, buhangin. Ang raming mang sakit na yung pang mata ng asawa ko ang hindi nakakita. Kaya nagtsatsaga na lang po akong ihatid-hatid ko siya para makaraos ng kami sa pang-araw-araw. Dahil sa kanyang kondisyon, may pagkakataong nagagancho raw si Vino. Hindi ko mabaga po nakikita yung pag-iipon ng ginto. Nakita doon nung kasama ko na binawasan, isinumbong sa akin. Bulag na nga lulukuhin pa ako. Matapos makapananghalian, balik siya sa kaburan. Okay.
at matapos ang 3 oras na pagsisid sa putik, muli siyang umahon. Pinagsama-sama nila ang nakuha nilang ginto at saka isinala sa gold pan o kung kanilang tawagin, pabirik. Tama ang mga binibigay sa aking party ko. Para mabuo ang ginto, tinatakan nila ito ng asoge o mercury at saka hinalo gamit lang ang kanilang kamay. At saka niluto sa apoy. Sinusunog ang mercury, nagpo-form siya ng mga mercury oxide. Yung mga powder nun, pwede nating malanghap. Yung intelihensya, bumababa. Comprehension, medyo humihina. Sa halos 6 oras na pagsisid ni Vino sa putik, nakapag-uwi siya ng tinatayang nasa 0.75 grams ng ginto. Naibenta nila ito sa halagang 1,540 pesos. Binawasan ang pinambili nila ng gas na 200 pesos. Ang natira, pinaghatian nilang 4. Kada isa, nag-uwi ng 335 pesos. Ang ulam po, saka pambaon ng eskwela ko. Lagi kong pinagdadasal. Sana bumalik pa yung kahit kaunting paningin. Basta't makaaninag lang ako. Ang tanong ngayon, posible pa kayang maibalik ang paningin ni Vino? Si Vino, minabuti naming ipatingin sa isang espesyalista o doktor sa mata. Nagkaroon siya ng retinal detachment, yung butas na napasukan ng tubig at dahil doon, nag-cause ng pagkalabo ng mata. As of now, wala pa pong nagagawang procedure na maibalik yung ilaw na nakikita sa mata pag umabot na po sa stage na yan. Masakit man po sa loob, pero kailangan tanggapin. Dito sa Pilipinas, hindi pa sapat ang mga oportunidad para sa kanila. Napakadelikado. Sa kalagayan niya na kulang ang kanyang visual, sa konting pagkakamali niya, pwede siyang mapahamak. Sa mga nasa posisyon, mahalaga na malaman nila yung tunay na sitwasyon ng mga taong katulad ni Tatay Vino. Kasi dun lang ang paraan para malaman kung ano yung tamang intervention na dapat gawin. Sa ngayon kasi, marami yung mga remote rural areas especially, hindi sila naabot. Pag lumalapit yung kapareho niya sa visual na kung ano po yung kailangan na, bukas po ang aming opisina, handa po kaming tumulong. Para magkaroon ng mas ligtas na kabuhayan, ang lokal na pamahalaan ng Paracale nagbigay ng panimulang puhunan sa mag-asawa. Dinagdaga na rin ito ng financial assistance ng aming programa. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin para po sa pagsisimula. Binigyan din si Vino ng bagong tungkod. Maraming salamat po sa mga tumulong na gaya ninyong magintong kalooban. Napapasalamat po sa inyong lahat. Samantala, magiging malinaw naman ang pag-aaral ni Renz dahil binigyan siya ng LGU ng college scholarship. Masaya po kasi po hindi na po gagastos sila mama. Libre na po yung pag-aaral ko at hindi na po ako hinto. Ito po ang timon ng ating katawan. Pag nawala na po ang ating paningin, para pong wala ng direksyon din ang katawan o buhay natin. Nangangapaman sa dilim. Umaasa pa rin si Vino na balang araw, magliliwanag ang gintong pangarap niyang makapagtapos ang kanyang anak para silang lahat makapag-ahon mula sa putik. Sa Zamboanga del Norte, meron daw puno ng balete kung saan may nakasuksok na mga liham o death notes kung tawagin, pati na mga litrato. Ang tanong, sino ang nag-iwan ng mga ito? At totoo bang may dala ang mga itong amyaw o sumpa? Ang takot ngayon ng mga residente ng Liloy sa Zamboanga del Norte, nag-uugat sa puno ng balete na nakitaan kamakailan. Nang humigit kumulang 50 mga larawan, listahan ng nasa 200 mga pangalan na di umano kinukulam. Simula ngayon, hindi na sila makakatulog ng kanyang mga anak. Matatanggal siya sa kanyang trabaho. Mag-aaway silang 4 at hindi na magkakabati. Nanginit na yung katawan ko.
Dito ko parang may binibiyak na bote. Sino ang may maitim na balak sa kanila? Wala namang iba. Kaya lang naman yun. Kinatakutan ko kasi yung mga anak ko eh. Maliliit pa. At paano makukontra ang di umano kapangyarihang itim? Kasama sa listahan si Jocelyn. Abril daw nitong nakaraang taon nung nagsimula raw mag-iba ang kilos ng isa sa kanyang mga anak. Bigla na lang pong gigising sa gabi sa himbing ng tulog niya. Ako, ano nangyari sa'yo? May nakikita ang kakaiba, parang kukunin siya. Hindi naman namin alam kung anong nangyari kasi andito lang sa bahay. Sunod namang nakaranas ng matinding pananakit ng ulo at tiyan ang kanyang nanay. Parang may tumutusok-tusok sa mga ulo nila. Ang daming sakit sa katawan na pag pina-check up naman, walang findings. Tapos inom ng gamot yung niriseta ng doktor, wala rin. Hanggang may nagkwento kay Jocelyn na ang punot dulo ng nangyayari sa kanyang pamilya, makikita raw sa puno ng balete. Sabi niya, ano kaya kung samahan niyo ako doon sa balete? Kaya bumiyahe ng isang oras si Jocelyn para hanapin ang sinasabing puno. At sa gitna ng makapal at masukal na kakahuyan, sa gilid ng maliit na sapa, tumambad ang itinuturong ugat daw ng misteryo. Ang mahigit 30 talampakang taas ng punong ito ng balete na tinatayang 100 taon na ang tanda. Lumapit kami dun sa puno at sinilip namin dun sa ilalim. At nang hilakbot si Jocelyn sa kanyang nakita. Doon namin nakita sa ilalim yung mga picture, yung mga papel. Dito ko po siya sinilip sa ilalim. Kasi dito po yung kwento na dito daw napasok. Dito ko siya nakuha sa dito, nakaano po sa ugat na to. Kala ko yung picture lang namin nandun. Di ko alam na ang dami pala doon sa loob na nilagay. Yung mga anak ko, lola ko, yung buong pamilya namin. May pangalan namin. Tapos yung caption niya na magkasakit. Sa FB namin, doon niya kinukuha yung mga picture. Pinaprint niya, tapos doon nilagay niya pati yung mga maliliit na bata, yung mga anak ko. Ay, nako, sobrang galit ko. Nagtimpi lang talaga ako. Kinatakutan ko kasi yung mga anak ko eh. Maliliit pa, tapos yung... Hindi ko kasi matimp na ganun. Mas gusto ko yung suntukan na lang, huwag ganun. Nako, wala kang kalaban-laban eh. Agad nila itong ipinost sa social media. Pagkatapos, lumantad na at nagsanga-sanga ang mga kwento ng iba pang mga biktima. Isa pa sa mga nasa larawan sa balete ang kapitbahay ni Jocelyn na si Claire. Nagulat ako kung bakit nakarating sa balete. So, galit na galit ako. Nilagay niya sa picture namin, magkasakit daw kami. At saka lang daw nalinawan si Claire sa mga kakatwa niyang nararamdaman. Hindi na ako nakatulog pati haya, tapos sumasakit na yung ulo ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Mainit ang katawan ko. Dalawa naman sa mga nailista ring pangalan, ang mag-asawang Jonathan at Julieta. Lahat ng pages nandoon kami, tapos nilagyan ng bracket. Magdaot, dili katulog, magproblema. Sige. Palaging sumasakit yung ulo ko. Dito ko parang may binibiyak na bote dito sa bato ko. Pag sumasakit na siya, dito sa half ng katawan ko, maparalyze na sa sobrang sakit. Pag-start nyo doon, yung mga pula-pula sa tiyan ko. Pagbalik ko dito, hindi na matanggal na. Wala akong maglagay sa katawan ko. Sa doktor. Wala siyang makita na may sakit kami. At hindi lang daw kalusugan ang tila na kontrol sa kanilang bahay. Pati na rin daw ang takbo ng pera at karera ng mga isinumpa. Bagay na nangyari raw kina Pilar. Ang maapil akong wak anak, butang pa dito nga. Tantod, maurot ang kwarta, matang-tang sa trabaho. Pagkahilak nyo ko kayo naglagot ko ng bayan, alam, pag-akto ka nila, kayo layugon. Ang kanilang mga naranasan, hinihinalang epekto raw ng tinatawag nila ritong amyaw. Gawain na maihahalin tulad sa kulam o pambabarang. Yung terminong amyaw ay isang katutubong salita
na ginagamit sa Sambuanga para sa pangkukulam. Ang balite ay matagal nang pinapaniwalaan ng mga sinaunang Pilipino bilang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng mga elemental spirits, ano, tulad ng mga diwata. Kapag dito nilalagay yung litrato ng taong gustong ipakulam, ay nagiging mas epektibo ang pagkukulam. Kaya para labanan ang bisa ng amyaw, si Jocelyn naglagay sa kanilang pinto ng maliit na bote ng lana o langis. Ito po yung binigay ng tsuhin ko para pang-contrast. May balak sa'yo na may pasok sa bahay mo, hindi siya makapasok. Hanggang labas lang siya kasi init yung katawan niya. Gusto ko lang malaman galing sa kanya, anong purpose niya? Bakit niya sinama yung pangalan namin doon? At ang mga residente, kilala raw ang may gawa ng lahat ng ito. Alam na namin kung sino, kasi wala namang iba eh. Ay, nakapitbahay lang. Si Marie? Mayroon kasi anong pumupunta sa kanila magpapagamot. Hindi namin alam kung anong klaseng gamot yun. Yung mga kapitbahay, natatakot sa kanya. Hinanap ng aming team ang tinutukoy nilang Marie. Hindi nito tunay na pangalan. At dito kami dinala ng aming pagtatanong. Kilala niyo po si Ma'am? Anak niyo po? Ang humarap sa amin, ang ama ni Marie na itago natin sa pangalang Ernesto. Dito po siya na. Si Ernesto may ipinagtapat. Totoo po ba na nag-aamyaw yung anak ko ninyo? Oo, oh, bili na katuon sa ako, ang koga. Ano-ano pa ang sikreto ng amyaw na handa niyang ibulgar? Sir, yung amyaw ginagamit po ba sa mabuti o masama? May nakilala rin ang aming team na isang babae na direktang nag-uugnay kay Marie sa mga ibinibintang sa kanya. Sino siya? Hindi ko naman akalain na ganun ang gagawin niya, kaya sumama ako noon. Nasaan na si Marie? May ko-confirm niyo na si Marie talaga yung naglagay nung... Opo, siya talaga. Ang tunay na kulay ng kapangyarihang itim. At kung paano raw ito mapupuksa, alamin sa aming pagbabalik. Puno ng balete sa Zamboanga del Norte, natagpo ang may listahan ng mga pangalan at mga litrato ng mga di umano, biktima ng kulam o kung tawagin ng mga tagaliloy, amyaw. Nanginit na yung katawan ko. Nandito ko parang may binibiyak na bote. Ang di umano kumulam sa kanila. Kapitbahay lang daw nila. Si Marie? Yung mga kapitbahay, natatakot sa kanya. Natuntun namin ang bahay ni Marie. Hindi niya tunay na pangalan. Dito po siya na. Pero ang humarap sa aming team, ang kanyang tatay na itago natin sa pangalang Ernesto. Totoo po ba na nag-aamyaw yung anak ko ninyo? Oo, oh, bili na katuon sa ako. Yung koga, tunini nga akong nebalaan. Wala na. Saan niyo po natutunan yun? Bumala ako sa pag-amyaw. Madaot ka kung nai-amigo ni mga ina ang kanto. Kung wala lang yap, wala lang yap. Pero nung tanungin tungkol sa mga nakitang listahan at litrato sa puno ng balete, lahat pa'y ato, niya pa'y ako istuna. Kinsa may naibalaan ni nung maing nasi. Sa patuloy na pagtatanong ng aming team sa barangay, isang babae ang kanilang itinuro na di umano, kasama ni Marie nung araw na nagsagawa ito ng ritual sa puno ng balete. Itago natin siya sa pangalang Minda. Ayon sa kanya, nagpasama lang si Marie sa kanyang magpunta sa masukal na gubat. Ang akala ko, ibinta yung lupa nila, kaya sumama ako noon. Hindi ko naman akalain na ganun ang gagawin niya. Nakita ko na may nilagay siya doon sa may balite. Una, nagdasal siya, naggawa siya ng tatlong apoy, tapos may nilagay siya sa gitna ng balite kasi may anuman ron yung mga ugat-ugat sa gitna. Mga tatlong bisis niya yon nilagay. May ko-confirm niyo na si Marie talaga yung naglagay ng mga papel niya. Opo, siya talaga. Dalawa silang babae, pangatlo ako. Kasi ako man talaga ang taga rito. Ang akala ko kasi doon lang sa kanila ginawa, pati pala dito ginawa nila.
sina Jocelyn. Minabuti ng formal na magsampa ng reklamo sa pulis. Sa kasaysayan, wala pa pong mangkukulam nadala sa korte at inakusahan dahil sa ginawa niyang pangkukulam. Pagtitignan natin, merong resulta yung ginawang pananakit ng tao doon sa taong kinulam. Pero ang problema, paano mo patutunayan yung espiritu na tinawag mo? Kahit sabihin natin na inaamin ng tao na siya'y mangkukulam, still kapag dadalhin mo na sa korte para akusahan doon sa resulta ng pangkukulam niya, mahirap pa rin patunayan. Pwede natin tignan dyan yung litrato. Kung mapapatunayan natin na yung litrato na yon ay kinuha ng kulam ng walang pahintulot at ginamit sa isang bagay na hindi pinapahintulutan, meron pong infringement dyan ng Data Privacy Act. Yung mga tao sa Nayon, no, nagbibigay sila ng kapangyarihan sa mga taong katulad ng mangkukulam. Nagpapadaig rin sila sa takot from the mangkukulam and yun ang nagpapa-apekto sa kalusugan nila. So ito ay isang tinatawag na power of suggestion, pero yung suggestion ay galing rin sa kanila. Pero nasaan na nga ba si Marie? Tumanggi siyang humarap sa kamera. At mariin niyang itinanggi ang lahat ng mga paratang sa kanya. Kung anong ginagawa ng kapwa niya, balang araw, maranasan din niya yan. Ang ginuray magkuan niya, unsay silot niya, kung siya manggaling gabuhat. Sa panahon ngayon, hati pa rin ang mga naniniwala at nagdududa kung ang kulam nakakapanakit ba talaga ng kapwa. Pero sa isang bagay tayo nagkakaisa, ang punot dulo ng away ng mga magkakapitbahay dapat nire-resolba para hindi mauwi sa gantihan. Ang kanilang motto, laging handa. Labo ta jud ta guys. Amo na gyud, amo na gyud. Happy place kung ituring ng 14 anyos na si Jemyar ang mga Boy Scout Jamboree o yung pagtitipon ng mga Boy Scout para magsanay ng ilang araw. At pagdating sa training, ang ating Boy Scout laging handa. Di ara guys, natakaroon sa kwan guys sa Golden Gate Bridge of San Francisco. Pero ito ang hindi na paghandaan ng pamilya ni Jemyar. Sa gitna ng training, ang binatilyo. Natagpo ang palutang-lutang sa ilog. Yung anak ko daw po is nalunod. Sino ang handang managot sa nangyari? Kwento ng ina ni Jemyar na si Gemma, inero nung sumali ang kanyang panganay sa Crew Leaders Training Course ng Boy Scout of the Philippines sa Misamis Occidental. Hindi ko sana papayagan kasi kapos kami sa financial. Yung anak ko, gumawa siya ng paraan. Gusto po ng anak ko na someday magiging Eagle Scout po siya. Kami ng papa niya, nakasuporta kami sa pagiging Boy Scout niya. Kasama ang 5 Boy Scouts mula Ozamiz City National High School, bumiyahe sina Jemyar papunta ng Oroquieta City kung saan gagawin ang training. Labo tayo tagay. Ang ginagawa po namin sa day 1 ay nagli-lecture po kami about sa scouting. Nung day 2 po ay emergency preparedness and basic life saving po. Day 3 po, water rescue. Pero isang araw bago matapos ang training. Yung plano po talaga ay dito lang sa Oroquieta City. Nagulat lang kami noong January 28 around 5 a.m. Nag-start po kami ng survival hiking papuntang Santa Ana, Aluran. Hanggang nakarating sila sa isang ilog. May ilog pa doon na pwedeng makaliguan. 3:15 pag form of line, doon na po naghahanap yung isa nilang kasamahan. Pag ask namin sa kanyang buddy, ang last niya sinabi na pupunta daw siya sa Pangpang dahil kukunin niya yung sapatos niya na naiwan daw doon. Dali-dali na nilang hinanap si Jemyar. Nung sinabihan ko si sir na nawala si Jemyar, para siyang nagagalit o naiinis dahil may isa na nawawala. Nakita ko po ang kanyang paa. Doon po kami nagsagawa ng first aid at CPR. Hindi na po namin na-revive. Yung adult leader na kasama po namin, umiyak talaga siya. Paano daw niya pananagutin yung pangyayari? Baka makulong daw siya. Dahil walang signal sa lugar, halos isang oras pa bago nila na-contact ang ina ni Jemyar na si Gemma. Naka-receive po ako ng message, "Ma'am, pwede po ba kayo pumunta ng Oroquieta? Importante lang." Yung anak ko daw po is nalunod.
niyakap ko muna, parang... Parang hindi ko pa kasi masyadong ma-explain yung nararamdaman ko. Yung papa niya, tinry niya CPR. Parang ginawa namin lahat kahit sa tingin ko alam ko na wala na, pero parang at least man lang may ginawa kami. Wala na talaga. Nag-i-expect kasi ako na uuwi sana siya sa birthday ko. Sobrang sakit, sir. Parang hindi ko na kaya yata mag-celebrate ng next birthday ko pa. Kasi kulang na kami. Ang Boy Scouts of the Philippines, samahang pangkabataan na ginawa sa bisa ng Commonwealth Act 911 taong 1936 na sinasalihan hanggang ngayon ng mga estudyante mula elementary hanggang college. Ito ay kinikilala ng Department of Education bilang isang co-curricular activity. And scouting provides a very good combination of learning skills, character development, giving our scouts opportunity to be self-reliant through the scout method. Yung objectives ng scouting is very aligned with the core values of the department, which is makajos, makabayan, makatao, makakalikasan. Hindi lamang sa academics siya mag-excel, kundi sa social development. Pero sa nakalipas na mga taon, may mga napaulat na naaksidente sa kanilang Boy Scout Jamboree. October 2004, 7 Boy Scouts ang aksidente ring nalunod sa bayan ng San Joaquin sa Iloilo. Pero ang pinakamalaking trahedya na kinasangkutan ng Boy Scouts nangyari noong July 28, 1963. Papunta sana ng Greece ang 24 na Boy Scouts na kinatawa ng Pilipinas para dumalo sa 11th World Scout Jamboree nung ang sinakyan nilang United Arab Airlines Flight 869 bumulusok sa Arabian Sea sa India. Ang 63 mga crew at mga pasahero, kabilang na ang 24 na Pilipinong mga Boy Scout, hindi nakaligtas. Magpahanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ng mga kaanak ng mga sinawimpalad na Boy Scout ang nangyari. My mom received a call and I saw my mom crying. Ayaw niya palata sa amin. What's going on? Ako ay nagulat kasi kakaalis lang nila eh. Umaasa pa rin kami na sana hindi totoo yung nangyari. Wala pang masyadong balita at that time. We had to wait for newspaper reports. Ang mas masaklap, ilang bahagi na lang ng mga katawan ng 5 sa kanila ang na-recover. The night before sila aalis, when my brother was packing, my mother went into his room and saw a scar at his back. And that was what helped her identify my brother. Ang mga kaanak ni Scout Ramon Albano, dahil hindi na na-recover pa ang kanyang labi, mga gamit na lang niya ang kanilang inilibing. Yung damit niya, yung blanket niya, sapatos niya, yun ang binalot ng mami because they wanted to come up with the coffin. Yung grief na yan by the families of the 24 was shared also by the whole country. Yung insurance money na nabigay sa amin, ginawa ng tatay ko, pinasok niya sa isang foundation. Hanggang ngayon, gumagawa pa kami ng donasyon sa mga activities ng Boy Scout. Bilang pag-alala sa mga sinawimpalad na Boy Scouts, ipinangalan sa kanila ang ilang mga kalsada sa Quezon City. Sa rotonda kung saan nagtatagpo ang mga kalye ng Tomas Morato at Timog Avenue, pinatayuan sila ng monumento. Sa bisa ng isang presidential proclamation, taon-taon ginugunita ang Scout Memorial Day tuwing July 28. Ang trahedya hindi naging dahilan para iwaksi ng mga pamilya ang pagbo-Boy Scout. Katunayan, ang kanilang mga kaanak, aktibong scout leader pa rin ngayon. Nakakataba ng puso. Last, naging inspiration nila ang 24 Boy Scout Hero. Kasi binigyan nila ang buhay at their young age ang magiging mabuting mamamayan para sa ating bansa.
Samantala, si Gemma, masama ang loob sa mga nag-organisa ng training ng kanyang anak na si Gemyar. Wala na silang itinerary na pupunta sila ng Aloran. During the activity po na kinakandak nila, sa pagkakalam ko po is walang nakatanbay na emergency responder. Ang pinagtataka lang po namin, isa lang yung scout leader na nagdala sa 63 ata yun na mga bata. Yung adult leader nag-change ng itinerary, hindi niya ako ini-inform. Dapat hindi niya dinlaling yung mga bata. Adult leader will be suspended. Di na siya kasali sa training teams in the whole Philippines. If it is within the control of the teacher at nakikita natin na there is a lapse on the part of the teacher or adult leader that is assigned to that scout, maaari naman tayong dumaan pa rin sa ating administrative procedures. Ang eskwelahan po ay will follow and implement the divisional memorandum on the temporary suspension of the conduct of and attendance to scouting activities. Wala namang may gusto talaga. It's very tragic. Ang Boy Scouts of the Philippines po ay nananatili na inyong katuwang sa paghubog ng ating mga kabataan. At asahan po ninyo na patuloy din po tayo na kinukonsidera natin sa pagpaplano ng ating bawat gawain yung kaligtasan, seguridad ng inyong yung mga anak sa tuwing kayo po ay papayag na sumama po sila sa ating mga gawain. To our kuya, kung nakikita mo at naririnig mo si mama, sana lang natanggap mo na yung nangyari sa'yo kasi ako parang hindi pa. Sa ipinamamalas nilang katapangan at kabayanihan, ang ating mga Boy Scout nararapat sa luduhan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.